ganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign yan, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito muli ang mag-agree na tayo. Ngayong araw kasama ko po si Doc Sosi De Leon, si Doc Corazon Occidental, si Casendo ng SINAG, siya po ang chairman ng SINAG, ang samahan ng industriya ng agrikultura. Hello po! Hello Amy! Hello Engineer and Doc Sosi! Kumusta? Hi! Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Malapit na ang Pasko. Taramdam ko na yung lamig po ng simoy ng hangin dito sa amin. Kaya, kanina, may share ko lang. Kanina, nagtayo na ako ng Christmas tree, Docora. Ako naman, ano. Huli na yung Christmas tree mo. Pag nagtanim ka ng Christmas tree, bago lumaki yan, tatlong taon yan. Christmas tree. Yun lang. Yung plastic lang, Doc, yun lang po yung afford sa ngayon. Okay. Pero okay. Siyempre, the feeling of Christmas ay nandyan pa rin. Tama. O, anong preparation din nyo sa Christmas? Yun nga po eh. Ako, maliban doon sa Christmas tree, yung mga Christmas lights. Preparation, Doc? Kami doon sa balko namin, may Christmas light kami, pero solar. Ay, pareho tayo, Doc! Solar nga pala sila, solar. Sir. Ang galing. Sir, ibig mong sabihin yung buong farm nyo, solar na? Hindi, yung sa balkon lang, mga 10 pieces na ilaw-ilaw lang, ganun lang, solar. Doc, wala may nabibili ngayon mga solar lights na Christmas lights. Yung automatic na siya, pag nawala na yung liwanag ng araw, automatic siya magbubukas. Makabili nga kasi, alam mo yung mga Christmas decors ko, puro recycle yes. eh. Yes, tama. mula nung nagawa yung bahay, siguro dalawang beses pa lang akong namili. puro lightings lang ang pinag-uusapan nyo. Anong pagkain ang pinag-prepare sa Christmas? Yung gusto kong tanongin. Dapat sa Pasko, mas maraming gulay. Dapat mas magulay kasi alam niyo ba meron akong brother-in-law na doktor, surgeon. Sabi niya ang high season sa mga doktor ay January. Yes, kasi marami inaatake. Oo. Marami pa kasi kumain ng lechon. Kaya talaga astaga pang hinayang. Kukunti na atakihin, kukunti na baboy eh. Ayun, dapat. Hindi, alam mo, ako, payo ko ha. Tulungan nyo kami sa rabbit industry. Dahil ang pinakamababa ang kolesterol, mababa ang calorie, at ang lasa ng rabbit ay rabbit talaga. Pwedeng rabbit yun. Yun ang subukan nila ngayon bagong taong Pasko. Oo nga, sir. Baka ngayong taon bumili ako ng lechong rabbit. I agree. Doc, nagbebenta ka na ba? Ha? Nagbebenta ka na ba? Sa Saturday, may kakatayin ako, pero tatlo lang, pang consumption lang namin. Ang kaganda kasi ng rabbit, kaysa kung nara may okasyon, hindi naman nakuubos yung lechon eh. Inuuwi lang ng kapit bahay, pinaplastic ka. Doc. Binabalot. Ito, eksakto lang sabi. Kasi maliit lang eh. Konting chap-chap lang eh. Lahat makakatikim eh. Siguro pag nag-field na tayo, yung sinasabi niya. Balik muna tayo. Yes, balik muna tayo ha. Naalala ko, yung tungkol sa Pasko, bagong taon, di ba? Meron tayong pamanhiin na bagong taon ba yun? Yung ilang prutas ba yun? 12. Labing tatlo. Lalagay sa lamesa. Labing tatlo ba, Doc? Pasobra. Ay, pasobra. Isa kasi kakainin daw nung bata. Tanungin natin ng Chinese. Kasendo. Kasen.
Ano yan? Ano yan? Ilang prutas? Ilang bilog? Ilang bilog na prutas? Dapat ilang bilog? Ako, basta bilog, kinakain ko. Hindi ko alam kung ilang-ilang. Ilang klase ng prutas? Anong puto? Wala ka pakialam sa kitchen, sir. Ibig sabihin, Kasen, hindi ka naniniwala doon sa bilog na prutas sa bagong taon? Ay, hindi. Ako, basta prutas sa... kung ano ba sa lamesa, yun ang kakainin ko. Ako natutunan ko eh. Gagayahin ko na rin si Kasin dahil para daw yung mama, para maging healthy. Gagayahin ko na lang kahit anong prutas. Kahit na anong prutas, kahit na anong vegetables. Napag-usapan lang natin yan, ano ha? Naalala ko, no? Ang ating guest yata, taga Quezon din eh, no? Taga Quezon. Naalala ko si Secretary Alcala, during my term as a federation na chairman noon, na ang bibilin daw natin na mga prutas na ihahanda natin na bilog-bilog ay yung local manlansana. Halimbawa, bayabas. Tama yun. Dapat tangkilikin natin ang local. Tama. I agree na naman tayo dyan. Tama. Mukhang yun ang secretary na medyo sports naman. Hindi nagagalit. Yes. Ano bang balita? Nagagalit na naman ba? unahan tayo. Total, laro lang tayo ha. Pagbigay ng prutas na local na bilog. Amy, mauna ka. Lansones. Susunod, Sendo. Grapes. Local kasi. Meron sa La Union, marami. Lusot. Tama, La Union. Bayadas. Siniguelas. Siniguelas. Amy, ikaw? Chico. Naku, wala Chico. Na. Ano na ako, si Doc Corona. Sino? Sino na ako na? Sino tayo? May tanim akong fake eh. Ha? Laging fake. Lusot sa imported, sir eh. Imported yan eh. Loka lang. May tanim ako. Pwede. Sige na nga, pagbigyan nyo na. Hindi, local nga eh. Ano pa local mo? Mangustin. Yes. Makopa. Makopa. Sige. Nakupo. Napapaisip tuloy ako. Pomelo. Bayabas. Ay, nasabi na! Ilan ba kanina? Pero, Granada. Marami talagang mga bilog na puto. Atienza. Masarap yan, Granada. Masarap yan. Pero, puputulin ko muna itong laro natin kasi excited ako dito sa guest natin. First time po natin magkakaroon ng ganitong klaseng guest. Pero nanalo po ako ha. Talo po si Kasendo. Papaalala ko lang, baka may premyo. Yung pamasko, virtual din daw. Yun din eh. Pero yun to po, may makakasama tayo ngayong araw. At ito po ay bago sa atin. Kasi yung mga nakakasama natin, yung typical na pagtatanim, ito ay organic naman po pag-uusapan natin. Mamaya po yan. Excited na po ba kayo? Oo. Teka na. Huwag mo munang puputulin. Ano ba pagkakaiba ng bagay? Mami, tanong natin. Ano pagkakaiba ng organic at natural? Yun nga din po yung gusto ko malaman. Okay. Lahat po yan masasagot sa pagbabalik ng mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Nagkakatuwaan kami kanina at nasabi ko nga, meron kaming isang bisita na pag-uusapan natin ngayon ay organic farming. Itong kasama po natin ay isang engineer, civil engineer, graduate po siya sa University of East, batch 1981. At siya din po ang owner ng Uma Verde Eco Nature Farm, Miss Edelisa Ramos. Engineer Edelisa Ramos, good afternoon po. Good afternoon po, Ma'am Amy. Ayan. Good afternoon, Engineer. Hello, Engineer. Good afternoon, Engineer. Thank you for guesting. Marami tayong kasama. Ayan, sila Doc Sosid, si Doc Cora, and si Kasendo. Kanina pa namin na pag-uusapan, ito, organic farming. Pero unahin ko na po yung tanong, ha? Saan po ba galing yung pangalan na Uma Verde? Ano po ba ang ibig sabihin niya?
Ganito po yun, ma'am. Ano po, mga sir, mga ma'am. Yung uma means ano po yan, a farm, which is a Visayan term. So uma, umahan, or uma is a farm. And then verde as green. So pinag-combine po natin yung uma verde, ibig sabihin po ay green farm. Tapos econature is ano po yan, lahat po ng sako po ng farming at saka ecotourism ay naando na po sa pagka-farming namin sa amin pong farm. So kaya po siya tinawag na Uma Verde Econature Farm. Ako muna magtatanong, pwede? May naisip ako. Mga, paano ang isang magandang civil engineer ay naman na inapunta sa isang eco farm? Meron po kaming maliit na lupain sa Candelaria, Quezon. So ako naman po ay nag-i-stay po sa Quezon City with my family. Isa rin po akong wife ng isang OFW with one daughter. And then meron po kaming maliit na lupa sa Candelaria, Quezon. Dati po nasa 8,000 square meter lang po yun. So every weekend po ako pumupunta doon, bumibisita. Pero nung later on po, no, na-introduce ako sa natural farming, and then yung daughter ko is nagka-college na, so more on time na po yung napupunta ako sa farm. So nagiging ano na po ako, weekdays na po yung pag-farming, and then na-introduce po ako ng friend ko sa ito pong anniversary ng natural farming, in-invite niya ako doon. So from there, parang mas na-encourage ako na why not I devote my time into farming, kasi lagi na ako nandito sa farm, andito yung father ko, nag-iisa na rin. So tulungan ko siya sa pagpa-farming. And nung way back na namatay na siya, noong 2013, bigla po nag-iisang anak lang po kasi ako. So wala po magpapatuloy nung kanyang legacy as a farmer. Kasi doon ko din po unang natutunan yung pagna-natural farming, which is na hindi po talaga siya gumagamit ng mga synthetic fertilizer, ng mga pesticides. So akala ko po nung araw, nagtitipid lang po talaga si itay. Kasi mahirap lang po kami. Talaga kung sabi nga nila, isang kahig, isang tuka. So numalita ko, hindi ko kilala ang tinapay at candy. At kami po ay nakatira sa Linang. So, yan po yung kwento. Ano po? So, nung nandito na, kasi from Bukidnon po kami, ano po? Kasi nag, yung father ko at saka mother ko, may love story sila, na nagawi sila doon. So, nag-impwisa po talaga sila as from scratch. So, sa pagiging masipag ng father ko, napapag-aral po niya ako as a civil engineer. Ano naman ang mga pangunahin ninyong pananim doon at noon? So, dito po sa Candelaria ngayon, dito sa aming farm, na serve as a techno-demo farm, na organic farming. So, meron po kaming tinatanim po ng mga iba't ibang families ng vegetables, like yung ating mga leafy vegetables, like ng mustasa, yung ating pong lettuce, yung ating mga pechay, and then meron din po kaming mga solanaceous plant like stile, like talong, kamatis. Tapos meron din po kami ng mga leguminous plants like yung mga sitaw, yung bataw, patani, kondol, patola. So, halos po yung bodok ay engineer. Opo, kasi kailangan po, kumpleto rin po yung mga iba't ibang families ng ating mga vegetable. Kasi nag-aano po kami, nagka-crop rotation. Sa isang plot, hindi po kami nagtatanim na the whole year is lahat po pechay. Kailangan po, nagpapalit-palit po kami ng mga crops para po yung sa nutrients din po ng ating soil, para hindi po ma-deplete po yung fertility. Ano po, so kaya po kami nagka-crop rotation. Bali, engineer, nag-ano ba kayo? Nag-soil analysis ba kayo sa soil nyo o hindi na? Meron po kaming soil test kit. Meron din kaming pH meter. Pero by bare looking at the soil, we could determine it na kung ito po ay fertile or it's not. Kasi sa mer color lang po, pag acidic po yung soil,
usually po ang tumutubo po dyan ay mga kugon. So dapat itataas po natin yung pH level, ibabalanse po natin para magpagtanim po tayo ng magandang halaman. So may mga iniilagay po kami mga basal fertilizer, which is organic din po siya, like vermicast or yung ating mga compost. And then we have also foliar fertilizer na pwede po nating ipang-spray sa plants, which is derived also from the plant itself na nakukuha po natin sa ano, sa farm. Yung mga excess na plants natin, i-ferment po natin yan, ginagawa po natin foliar fertilizer. Bali ano pala, yung sa unang gamit niya is vermicompost, di ba? Yung vermicompost is galing sa waste ng goat or ano? Vermi. Cow? Yeah. So sa vermiculture po, ganito po ang ginagawa po natin. Ano po? So may dalawa po tayong stages. Yung sa first stage is the anaerobic decomposition, and then the second stage is the aerobic composition. So doon sa unang stage po, doon po tayo maglalagay ng mga iba't ibang substrate. So ginagawa po natin is nililayer by layer po natin. Halimbawa, isang bin na nakapalibot po siya ng hollow blocks, no? 1 meter by 10 meters, halimbawa. So doon po naglalagay kami ng first na substrate, yung mga partially decomposed na manure, kagaya po ng sa goat, sa cow, sa carabao, sa horses, sa chicken, sa rabbit. The rabbit, rabbit. Yes, sir. Pwede na pong hindi i-decompose ang yes. Rabbit's manure. Direct sa ibabaw po ng vermi bin namin, actually, meron pong cages ng rabbit. Para yung kanilang wiwi at saka yung kanilang dung, diretso na pong pumupunta sa vermi bin. Okay? Yes. So, after po ng mga decomposed manure, maglalagay naman po tayo ng another layer of substrate ng mga decomposed farm waste. So, ililayer-layer po natin yun at least mga 4 layers. And then, in between the layers, we will spray it with IMO solution, which is yung po tinatawag nating indigenous microorganism, which is ginagawa din po namin yun, piniferment. So, ini-spray po natin para matanggal po yung mga bacteria, yung mga pathogens, and then for easily, ano po, para mas mapabilis po yung decomposition. So, after po ng 1 week na anaerobic decomposition, saka po natin i-deploy yung ating mga bulate. So, lalagyan po natin yung bulate, yung mga beans, and then after another week, doon na po mag-uumpisa na mag-multiply po yung ating mga vermi, tapos magkakaroon na po siya ng mga poops, yung kanilang pupo. So, yung kanilang poops, opo, vermicast. So, doon po siya yes. Mapupunta sa topmost layer po ng ating vermi bin. So, ayun po yung ating hina-harvest. So, para po siyang coffee grounds, no? Tinatawag po natin siyang black gold. So, yun po yung complete fertilizer na sa organic, ano po. So, what you feed to your vermi is what you get. Kung ang mga substrate po na inyong binibigay is rich in nitrogen, rich in phosphorus, and rich in potassium. So, yun po yung makukuha yung mga nutrients or yung mga sustansya na ipapataba po natin sa ating halaman. Ang galing nyo, ma'am. Talagang hands-on kayo. Alam na alam nyo, no? Yeah, galing. Boy. Sir, galing. Hands-on po talaga, doctor. May share ko lang po. Ako po ay may rabbit tree at magpo-produce na rin po ako ng vermicast, no? Ang ginagamit yung babaho ay yung African night crawler, tama po ba? Yes po, African night crawlers. Okay. Tawag natin, tinuturo natin sa estudyante. The scientific name is Eugenus Eudrilei. Kasi kasama po yung sa TESDA. nabanggit mo yung TESDA. Para ho kayo ho i-recognize ng ating gobyerno
na parang ecotourism po kayo, agritourism, tama po ba? Opo, sa DOT, we are accredited with a DOT as Agri-Farm Site Destination. And then with the ATI as a learning site. At nag-level up po kami last month as School for Practical Arts. And then we are also accredited with DESDA. Meron po kaming qualification na tinuturo, which is Organic Agriculture Production NC2. And then we have Agri-Crop Production NC2. And then we have Agro-Entrepreneurship NC2 and 3. At meron po kami yung pinaka-latest ngayon, yung sa implementation po ng RCEP or yung tinatawag nating FFS. Sa ano po, sa inbred rice and mechanization. So yun po yung mga tinuturo po namin ngayon dito sa farm. Dahil po sa dami ng accreditation ninyo, I'm sure yung agritourism na ginagawa niyo po ngayon ay nakatutulong po kayo sa mga gustong pumasok sa agri, no? Pero pa, I'm sure ay kumikita rin naman po kayo doon. Tama po ba? Ay, upo, sir. Kaya po tinuturo din natin yung agro-entrepreneurship kasi kailangan po mayroong sustainability sa farm. Because if you don't make profit and you are keep on losing, okay? Hindi bumabalik po yung ROI. So why go into farming kung hindi po kayo kumikita? So para po kayo ay kumita, you must know the secret, not the secret. You must have the passion. You must have the love in what you are doing, no? Kasi pag wala po lahat 'yon, at saka isa pa, pag wala kayong puhunan, wala kayong money, wala rin po. So, kung kayo ay mag-uumpisa pa lang, just start small but dream big. Okay? So, later on pag na-master niyo na po yung inyong mga craft or yung mga technologies na inyo po na pag-aralan, so doon po kayo mag-invest, no? Kung halimbawa sa rabbit po, ano, rabbit production. So, yun po inyong forte, ano po. So, doon po kayo mag-focus. But be sure na meron pa po kayong mga other enterprise na magsusupport po doon sa inyong rabbitry. Kasi hindi po natin masisigurado na tayo po ay mag-boom talaga po sa, ano, sa rabbitry. Halimbawa, nagkaroon ng sakit yung ating mga alaga. So, pag nabawasan tayo ng isa, dalawa, tatlo na breeder, medyo bawas na rin po yung ating kikitain. At mababawasan din po yung production. Ano po? So, hindi mo multiply. Talking through experience si Engineer Edel. So, kasi kanina nag-start tayo. Naakala ko lang, sir, Kasendo, ano eh. Amy, ang kanya lang line ay yung organic farming per se at nag-mention na siya ng numerous sa crops and vegetables. Yun pala, mayroon din siyang school. And na-mention din niya earlier na nag-umpisa sila sa 8,000 square meters. So ngayon, ganun na kaya kalaki yung kanilang lupain. Ano, pati yung school, yun, gusto ko malaman. Naging 3.6 hectares po ngayon. Wow! Nakabili rin po kami ng mga sasakyan. Wow! Ang laki, oh! Nandun na rin ang school. Andun po yung school, which is yung school po na unang training center po na tinatag namin dito sa farm, is yun po yung napanalunan kong cash money from the National Gawan Saka Award. Ayun! Wow! Awardee! Awardee! Yes po, ma'am. Congrats! Gayon so, pala. So, parang maging remembrance ko po yun, hindi ko po inakala pa itong school. So, ang ginawa ko po doon sa 200,000 is naglagay po ako ng shed na pwedeng maging training, ano po, training center po or yung kung saan po kami magdadaos ng pa-seminar. Kasi kuminsan po, may pumapasok na rin po ditong mga nagre-request na magpapa-seminar sa native pig production, sa poultry production, rabbitry, and then organic farming, natural farming, at marami pa pong iba. Kasi po tayo ay naka-tie up nga po sa DA, sa ATI, sa DOT, at saka na rin po sa TESDA. So, yun po yung pinag-umpisaan po namin, ma'am. Maliit lang, pero nag-grow naman po siya
together with our dreams. Ano po? Congratulations. At saka ngayon, inspiration. Inspiration. Po, bagay na, ang title pa po ni ano, Engineer Edelisa eh, magsasaka siyentista. Yan. Yes. Ay, kasi talagang alam eh. Kasi ano po, from the technology itself na napapag-aralan po natin, kasi kung minsan, ito po mga teknolohiya na ito, eh, hindi naman po adapted sa atin or sa ating farm. So, ang ginagawa po natin is nag-e-experiment tayo. Nag-i-innovate po tayo ng mga sistema. No? Para po pag, ano po natin, halimbawa, binago natin yung, halimbawa, sa native pig production. So, ano po yun, mga halimbawa, ang inaalagaan ay mga white pigs, ay nag-alaga tayo ng mga native pigs. So, mag-i-innovate tayo ngayon ng mga feed formulation na kung saan po yung mga low cost. Kasi pag ang inalagaan po natin, yung po mga commercial, it will resort into buying commercial feeds, which is very high in cost. Alam po natin lahat yun. So, kailangan po mag-innovate po tayo ng mga feed formulation na ipapakain po natin doon sa ating mga alaga, which is naturally grown around the farm, and then we harvest all the forages and make some formulation para po dito sa ating mga alaga. Para low cost po. Hirap po talaga ang bili ng bili. No? Eh, pwede naman po yung sumibol sa ating kapaligiran. Meaning to say, complementing lahat ng ani niya doon. Apo, complementing. Yung ano pala, engineer, yung kasi yung sa burning composting, no? Yes, anong pinakamagandang, kasi pwede naman chicken duck, pwede naman galing sa baboy, pwede galing sa goat o sa rabbit. Pero ano pang yung anong pinakamaganda, yung sa cow ba pinakamaganda or ano bang pinakamaganda para maging burning compost? So ang pinakamaganda pong dung o yung poops na ilalagay po natin, yung galing po sa mga ruminants. Kasi ang kinakain po nila ay grasses. No? Kami po ay, ang ginagamit po namin ay sa pig's manure at saka sa goat. Kasi yun po yung mga inaalagaan namin ngayon dito sa farm. Pero yung admin naman po mga pigs, ang pinapakain din po namin ay from the plants din po. So, piniferment namin yun, ini-incorporate namin sa ibang mga base materials like yung sa rice bran, copper meals, and then yung mga iba pa pong halimbawa kung may ma-source out po kaming mga yung galing po sa corn bran, so ginagamit po namin. Pero we make it sure na dapat po kompleto po yung nutrients, andun po dapat yung carbohydrates, yung protein, and then source ng fats and lipids, and then yung sources ng vitamins, which is na derived din po sa plants na piniferment, and then we must also add some minerals, no, from rock salt. Kung walang rock salt, pwede po yung nono sa punso, pwede po nating tibagin. Okay. And then natin yung termite soil, which is rich in minerals. Yung anay. Yeah, engineer, yung ano kasi eh, yung organic, alam naman natin yung nutrient eh mababa, no? Yung burning compost eh ilang percent ang nitrogen, ilang phosphorus tsaka potassium sa ginagawa yung composting. Okay. Ganito po, ang pinaka base po namin yan is yung ratio po ng carbonaceous at saka po yung nitrogen. Ang sa nitrogen po ay 25% lang ang kailangan. Pero doon po sa phosphorus and potassium, yun po ay pinag-combine, which is dapat po ay 75%. So yung carbonaceous na mga ingredients po natin, which is derived from decomposted manure at saka po din yung mga decomposted farm waste. So yung ating nitrogen, pwede po nating kunin din po sa mga kagaya ng mga dahon ng kakawate, ng dahon ng mga ipil-ipil. Pwede rin po sa yung ating plant, yung water plant natin na azolla and duckweeds. So, dapat po ay 75 to 25 po yung ratio. Or 3 is to 1.
Yeah. Pero yung sa vermicompost na lumabas, ilan yung total MPK nun? Yung na-compost na lumabas? Kasi po, di ba ang tinatawag natin complete fertilizer is 14-14-14. So ito po ay pinag-aralan ng dito sa UPLB. So ang ano po ang composition po ng nutrient ay nagdi-depend po 'yan sa substrate na ipapakain po natin sa vermi. So ang pamantayan po talaga natin is yung ratio po ng carbon sa nitrogen, which is 75-25 para makakuha po kayo ng sapat na tamang amount po ng phosphorus, potassium, and nitrogen. Okay po? So, nagbabari po yan. Wala pong fix. Okay? Sendong. Yes, Sendong. Pag wala ka makakuha ng carbon, yung mga papel mo, pwede na yun. Ano? Sinasabi ko na nga. Yung mga karton, mga papel, ginawa ko yan. Pwede, sa akin, damo lang. Damo na hindi natira ng rabbit at saka yung pupo ng rabbit at saka yung wiwi ng rabbit, yun na yun. Opo, pwede rin po. Oo, meron po ako eh. Ma'am, pwede ba ako mag-apply sa inyo? Pwede ako mag-lecture ng rabbit, pwede ako mag-lecture po ng layer, pwede ako mag-lecture ng baboy. Pwede po, sir. Joke lang ako, joke. DA accredited, no? Mr. Art Veneracion. Sa rabbit okay po. Samahan ko rin po yan sa natural farming. Mm. Mga idol ko po yan, sila Art. Oh. Ang galing ah. Magkakasama po kami niyan sa centuries. So far sa ano, sa ilang square meter yung tinatanan yung ano, mga ano, 1 hectare or half hectare or 1,000 square meter yung mga ito, mga vegetables. As sa vegetables po, yung sa demo farm namin, nasa front side is nasa ano po yun, nasa 8,000 square meter. Yun po ay demo farm na kung saan po naka-demo po yung 1 meter by 10 meters kasi ayun po yung recommended size sa ating organic law. Ano po? So, but on the other side of the farm, marami pa po kaming ibang mga, alimbawa, meron kaming commercially na taniman po ng pipino. So marami, malaking area po yon. Tapos yung sa sitaw, sa corn, tapos yung sa mga iba't ibang vegetables. So yung buong farm po na 3.6 ay marami pong tanim, iba't iba po. May mga fruit-bearing trees, meron po tayong coconuts, mga bananas, tapos yung atin na po mga vegetables. And then on the middle is the training center na po. Yeah. Kasi kung ano eh, pagka organic kasi, ang content ng MPK, hindi tataas ng 10% yan eh, no? So ibig sabihin, dapat mas marami kang ilalagay, no? Ilalagay na itong organic compared dun sa synthetic na sinasabi natin. Kasi yes, sa synthetic, sir. Sa synthetic, sa 1 hectare, you need around 10 bags lang eh. Kasi yung urea is 46% na. Pero kung makukuha mo dun sa organic, is around 3% lang. So, ibig sabihin, hahabulin mo yung nutrient na i-consume ng mga ano. So, ilan ang, sa 8,000 square meter, ilan ang organic na kailangan natin ilagay? Nasa 1,000 kilograms po, sir, per hectare. Ang recommended po ng organic fertilizer is either vermicast, vermicompost, or yung ating composted fertilizer. So may ginagawa rin po tayong in bulk na fertilizer, which we call it bokashi. So ang bokashi po ay pwede pong gawin siya ng maramihan, ng sabay-sabay. No? So, ma'am, may tanong. Ma'am, may tanong ko lang. Apo. Medyo tungkol po sa agritourism. Sino po ang mga pumupunta sa inyo at nagbibigay kayo ng certificate? Gano'ng katagal po ang pag-stay ng mga
estudyante yan. Ah, ng mga estudyante. Ganito po, sir, sa mga estudyante po natin. So, kami po ay tumatanggap po ng mga nag-OJT. Ano po? So, usually they stay for 1 month. And then for our test the students, they stay in the farm for at least 29 days. So, depende po yan kung ito ay organic farming. Kung sa agri-crops naman po, they stay for 1.5 month. And then po, doon po sa ating mga local tourists, like from Manila, from other provinces, and then meron din po tayong mga guests from other countries. Recently lang po yung ambassador from Indonesia. Pandemic pa po ngayon, ma'am eh. Nagawin siya dito sa farm. But we make it sure na meron kaming football. Meron kami, may place kami kung saan they should wash their hands first. And then they must wear their mask. Kung maaari, naka-face shield. So, since na interesado rin po sila sa ano nga po sa pagpa-farming, we could tour them around po sa farm. But doon po sa naging nag-uuso ang ating ASF, we restrain them from coming near po doon sa mga tigre. So inaano po namin, pinagbabawal muna po namin na makita po nila yung protocol ng aming pig production. So, pwede lang po sila doon sa may mga chicken. And then doon okay. Po sa garden. Yeah. And then ma'am, tanong ko lang. Apo. So, nag-i-stay po sila ng mga more or less one month. Paano po yung kakainin nila? Diyan din po sila board and lodging and then they pay for it? Or paano po ba ang sistema ko noon? So yung mga, pag mayroon po tayong mga students from malalayo pong lugar, so since na ano nga po, lately lang kasi po kami nag-open nung medyo lumuwag na po yung ano, yung GSQ, yung sa pandemic, ano po. So from the month of March up to September, very seldom lang po yung aming guests. Kasi bawal pong bumiyahe at bawal din pong makipag-mingle sa ibang tao at saka kailangan din ng mga permit or yung mga passes para po kayo makapag-travel. So nag-boom lang po yung para ating agri-tourism ay ito na lang pong mga month ng October and November. But we should follow the protocols po no, sa ating COVID protocols. Na dapat kuminsan hihinga natin sila ng mga pass galing po kung halimbawa from the other province. So we make sure na meron po sila pass from the sa AITF po ba yun? AITF. Ini-screen po talaga namin yung mga pumapasok. Opo, kaya safe na safe po sila pag pumasok doon. Ayan. Ayan, Doc, meron akong tanong pero sasagutin mo to pagkatapos ng break natin. Ito gusto kong malaman, ano ba pinagkaiba ng natural farming sa yan. Organic farming? Okay. Yan, sasagutin ko yan ni Engineer okay. Edely sa pagbabalik ng mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Ayan, nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Kanina, iniwan ko yung tanong na ano ba pinakaiba ng natural sa organic? Ayan. Ayan, makikita natin yan dito sa farm ni Engineer Edelisa. Okay. Sa natural farming po at saka sa organic, pareho po yung aim natin na tayo po ay hindi gagamit ng synthetic fertilizer, hindi po tayo gagamit ng pesticide at saka ng insecticide. So ang pagkakaiba lang po sa natural farming, we don't use vaccination. But sa organic farming, ina-allowed po ang vaccination po na sa pig at saka sa chicken. So ayun lang po ang pagkakaiba po ng dalawa. And the rest po is pare-pareho po ang ika nga yung tinatawag natin na yung mga mission and vision po nitong
organic at saka sa natural farming. Sa vaccination po ang pinagkaiba. Engineer Edelisa, sabi mo kanina kasi sa farm mo, meron ka mga veggies. Ngayon, nababanggit mo, meron ka na rin mga chicken and pig. Ayan, mga piggery. Pwede po malaman, ilan pong mga hayop ang alaga natin dito sa inyong farm? Ilan din po ang mga gulay, ng variety ng gulay na meron tayo dito? So, ang variety po ng gulay namin, ay yung po makikita po nyo sa bahay kubo. No? So, kagaya po ng nasabi ko sa inyo kanina, na dapat po ang mga tanim din po natin yung iba't iba pong families ng vegetable. Kasi ang ginagawa po nga natin is tayo po ay nagka-crop rotation para yung utilization po ng nutrients sa soil. Halimbawa, kayo ay nagtanim ngayon ng leafy vegetable. So they need lots of nitrogen, ano po? O yung mga pangpalusog po talaga doon sa mga leafy vegetable. So nadideflate po yung fertility ng soil. So the next time na crops, dapat ang itatanim naman po natin ay yung mga leguminous na kung saan po ay sila ay mga nitrogen fixing na mga plants. So babalik po ngayon yung sustansya sa lupa, no? And then sa next cropping na naman, tanim naman tayo ng ibang family like solanaceae, yung tinatawag na eggplant or yung mga sili or kamatis. So may kanya-kanya po yung pangangailangan po ng nutrients na hinuhugot po nila doon sa lupa. So bukod po doon sa inilalagay po nating mga organic na fertilizer at saka yung mga yung pang-spray na organic foliar. So doon mismo po sa plants dapat po alamin po natin yung mga nutrients na kanilang kailangan. So kaya po tayo ay nagka-crop rotation or may tinatawag din naman po tayo na multi-cropping or yung may mga companion plants. Ano po kasi? Ma'am, ano naman ang alagaan yung livestock? Sa livestock naman po, usually ang alaga po namin is native pigs. Ano po? May native pigs po. So, doon po ako na-awardan po ng National Gawad Saka Award sa small animal category. So, sa native pigs po yon. So, yung pinapakain po namin doon is usually po lahat ng inputs ay derived po sa farm. So, yung mga forages na itinatanim namin like Vicantera, Prinsoni, mga Flamingia, mga Talino, at saka yung mga excess po namin na mga sa vegetable. Alam mo, yung okra, gumulang, pati yung sitaw, yung talong. So, ito po ay ginigiling namin. Tapos, ini-incorporate po namin sa pakain po ng aming baboy. Parang nasasayang. Oo, walang tapon. Wala pong tapon. Zero. Kasi wala kayong tinatagay na ng mga chemicals dun sa inyo. Ay, wala po, ma'am. Gulay, opo. Manok din po kayo. May manok din po kayo, ma'am. Po. Marami rin po kaming manok. Meron po mga native chicken like the Barawakan, the Banaba, the Rug, and then we have itong ating Chinese chicken. We also have ngayon po, yung pinaparami namin ngayon is yung Bicol. Yung layer. Pinasal yung layers, opo. Kasi may binigay po ang DA sa amin ngayon na ayudang incubator. Oh. So nakakapag-produce po kami ngayon ng uniform at saka sabay-sabay na mga chicks. Halimbawa sa isang salang, mga 300 eggs. So out of the 300 eggs, makakapag-hatch kami ng sabihin natin 80% ng 300. So marami po talagang napoproduce. So, may yun layers po ba kayo? Meron po kami ng mga decal. Ah, okay. Ano po ang kinakain nila? Naglalagay din po kayo ng mais? Sa pag-organic, we are allowed to give commercial feeds doon po sa 1/3 lifespan po ng chicken. No? So, yun po ay from 1 day old up to 21 days old. So, pwede po natin silang bigyan ng commercial feed and then later on,
i-incorporate na po natin yung ating organic feeds hanggang sa sila po ay dumating sa 80 days old na ready for ano na po for market. Na pwede na po nating tawagin organic chicken. No chemicals, no antibiotics, at saka no artificial growth hormones. Okay. Ganda, maganda. Hindi na ka free range ba yan, yung chicken nyo? Inisip ko lang ha, kasi may mga pananim kayo. Naka free range ba yan o nakakulong? Baka kainin nila yan. Area, may area po kami, ma'am, na designated for the, ano ba yun, sa incubator. And then, meron po kaming brooder, may housing ng brooder, kung saan may nakalagay rin pong net sa likod na kung saan from 21 days old, ilalabas po natin sila sa ranging area hanggang 32 days. Pero ano lang, maliit lang po yung space ng kanyang ranging area. Pero after 32 days, ilalagay na po namin sila doon sa area na malawak po talaga. Na nakanet po siya ng 12 feet. Parang doon po nagre-ranging area. At the same time, meron din po silang housing doon. Na para sa adverse weather, alimbawa mainit, tapos matang ulan. So meron po sila ring bahay na papasukan. Pero during the day, magandang panahon, nakakapag-ranging po yung ating chicken. Engineer, kasi ngayon may mga diseases na pumapasok sa atin, no? Kagaya yung Newcastle yung sa chicken. So may ginagawa kami sa mga farm na pinapatak dun sa mata yung mga vaccine. Hindi niyo ginagawa yun? Sa ano nga po yung sa organic po allowed po ang vaccination. So okay. Yung sa natural farming hindi po ina-allowed yung vaccination. So since kami po ay ngayon ay nag-organic at the same time, so pinapractice po namin yung paglalagay po ng bakuna, yung B1 po ba yon? Yeah. Nakapatak po sa mata. Sa ano po yun, sa younger age po ng chick. Tapos magkasunod na po nun, once lang po namin sila binibigyan ng vaccination. Tapos the rest po is proper caring and proper nutrition po ng feeds po yung binibigay po namin sa kanila. Mm-hmm. Tapos may binibigay kami mga probiotics at saka mga concoction na to boost their immune system para maiwasan po yung mga respiratory problem or yung pag ano po ng mga parasites o yung mga bulati sa ano. So may mga organic ano rin po kami, mga deworming ano po. So lumalabas po, ma'am, mas ang natural farming than organic farming, tama po ba? Mas sabay lang po yung sir. So ang kanina, 'di ba, ang pinatinanong ako kung ano yung pagkakaiba. So sa natural farming po lang ay hindi po nagba-vaccinate. Sa organic po ay may vaccination. So, pareho lang po siya lahat halos ng protocols. So, na-develop po itong ating organic farming law noong 2010, which is hinango po doon sa mga protocols po ng natural farming. So, yun naalala ko po kasi halos kasamahan din po namin sila Engineer Procy Alcala nung bago po siya nahirang as Secretary po ng Department of Agriculture. So, idol namin po yan. Idol namin niya si Procy. Yes po. Oh. Kababayan po namin. Yes, magaling yun. Apo. Oh. Ay, ito yung tanong ko naman. Ay, engineer. Ba't ba ako doktora ng doktora? Engineer. Ito ang tanong ko po sa inyo. Eh, di ba may mga tao na tumitira dyan? Eh, bali follow-up lang to sa tanong ni Doc Sosie. Paano po yung mga pagkain nun? Organic din po lahat. Yung po sa ano, sa mga halimbawa ito, ganito po ano po, kasi nasa agri-tourism kami ano po. So may mga packages kami pag yung sa ano po yung guest. So may mga packages kami, halimbawa if they're going to stay for 3 days, tapos gusto nila mag-immerse sa farm. So mayroon po kaming mga menu or yung mga set of menus na pwedeng gawin. Ano po, may mga pricing.
So magkano po ba yung stay nila sa dorm? Magkano per night? And then ano po bang gusto nilang set of food? Halimbawa, sa morning, ano po yung pagbibigay po kami ng iba't ibang breakfast? O ano po ba yung, halimbawa, yung sariling gawa namin na organic na pork longganisa? Tapos o kaya yung mga chicken, tapos vegetable. So magbibigay po kami ng set of menus. So sila na po ang pipili. And then from there, may kasama na po yung farm tour. May kasama na rin po immersion. If they want to do some gardening, pagpapatin medium sila, tapos magsisid sowing. And then pwede sila magpakain doon sa mga pigs namin. Or magpakain po doon sa mga chicken. So they can do that. So per package po yun. Ay, Doc, per head ba yan? O per group? Maganda yan. Maganda to, Doc, no? Pagka, ano, galing kang Maynila, gusto mo ma-experience ang farm life. Diba? Maganda to. So, usually po, yung pinakamababang price po namin is 1,500 per pack. Pero pag may kasama pong training na 3 days, mag-ano po, mag-ano 1,500 per? Meron po 2,500. Pag may kasamang training. Apo. Ilang araw po yun? Ilang araw po yun? 3 days po. 2,500. 3 days. 3 days. Stay. Kasama na po yung stay nuho nila doon. Apo. Very cheap 2, po yung binibigay namin, sir. Usually po, ang time is good for 1-day training only. But since gusto naming ma-share yung farm life namin, gusto namin ma-share yung mga technology na na-acquire namin through learning, and then ma-experience po nila yung kakaibang farm life, no? So, kasi gusto po namin ma-share yung fulfillment po ba na kayo ay nasa isang farm, mula kayo sa city, tapos biglang na iba sa farm. So, pag-uwi nila sa kanilang bahay, they must have this pleasurable experience na maka-acquire nyo sa farm. So, binibigay po namin ang murang halaga kasi doon pa lang na pag nakita namin satisfied yung aming clients o yung aming guests, masaya na rin po kami. Parang nanalo na po kami sa loto pag gano'n. Opo. Engineer Adelisa, ano yung mga housing nyo dyan na pwedeng upahan namin? Halimbawa, overnight stay kami. Pamilya, anong niyan? Paano yung mga housing? So, meron po kaming parang dorm type na building. So, may 4 na bedrooms yun. So, ginawa namin na, halimbawa, 4 family, merong good for 5. May isang, may dalawang double deck, tapos may isang bed na double. So, meron din po may naka-air condition, meron naman electric fan. So, kung gusto nyo mas mura, electric fan. Pag gusto nyo naman na nasanay kayong naka-air condition, so meron naman pong naka-air condition na room. So, yun nga po, it depends sa... Yes. Ilan po ang maximum na kaya nyong i-accommodate at any given time? Ilang tao po? Ang ginawa po kasi namin, sir, binase po namin sa training namin po sa TESDA or sa ATI, na usually every training, ang capacity po is 25 packs. So, 25 packs po ang pwede namin i-accommodate. So, bawal ang walk-in sa inyo, Engineer Adelisa. Kailangan naka-reserve talaga kasi 25 heads lang eh. Opo, pwede naman po mag-inquire doon sa Uma Verde Econature Farm page. So, i-contact lang po nila yung daughter ko, si Christine Ramos. And then, makipag-coordinate lang po para ma-arrange po namin na hindi naman po lahat ay sabay-sabay. Para ma-accommodate po naman namin sila lahat. Ano po? Amy, kasi ginagawa ng mga ganyang ecotourism, by module sila. Let's say, gusto nilang ganitong module, sila lang ang accommodatein. Hindi pwede maghalo-halo. Tama po ba yun, ma'am? Yes po, sir.
halimbawa kung yung guest, yung particular guest na yun is they want to know about organic farming. So, ang ituturo po namin is yung tungkol sa protocols ng pag-organic farming. So, may mga grupo naman na halimbawa sila ay grupo ng mga nagbabaguyan or nag-alaga ng mga native pigs. So, yun naman po mga protocols sa native pig production yung ating ituturo sa kanila at saka yung ipa-immerse sa kanila. So, kung if they want naman po yung iba't iba, magkasama ang pig, rabbit, at saka po ang chicken, pwede rin po yun. So, depende po yun sa modules na gusto po ng ating mga guests. So, i-arrange po natin yun ahead of time. Para makapag-arrange po kami kung ano yung ituturo sa kanila. Oo. Maganda tong... Paano nyo naisip to, Engineer Edelisa? Sige nga, balikan na. Paano nyo naisip yung merong mga ganyan training, merong staying, may immersion, may tour? Paano po naisip yan na pagsama-sama sa isang... Actually po, Ma'am Amy, hindi ko po siya pinangarap ng ganun. Nangyari na lang. Through the years of practicing natural farming, tapos hanggang sa naging pag-ano po nga sa organic farming, and then nagkaroon po tayo ng mga partners, mga different agencies. So, unang-una, ano po tayo sa day A, and then next po is... napasama po tayo sa ATI or yung ating Agriculture Training Institute. We became a learning site. And then, na-incorporate naman na also yung agritourism. So, nag-apply po kami sa agritourism. So, nag-evaluate sila. So, kami naman po ay nabigyan po ng accreditation. And then, from the training, several training, like the FBS or yung Farm Business School. Pagka-graduate po namin, ginawa naman po kaming as farm school. No? So, si Tesla tumawag sa amin ngayon na kami daw ay recommended to become a farm school. So, si Tesla nag-evaluate again, tinignan yung farm, tinignan yung mga mga facilities dito sa farm. So, na-accredit naman kami as farm school. So, since kami po ay farmers, binigyan po kami ng parang waiver na at the first time na wala po kaming mga certificate, yung national certificate na NC2 or NC3. But, be sure na ikaw ay isang experienced na farmer. At po ako ay... Marami po. Ito naman po hindi sa pagyayabang. Ano po? So, ninanalo nga po tayo ng Gawad Saka Awardee. And then sa atin po organic, naging ano po tayo, Organic Achiever Awardee Regional. So, naging ano rin po tayo, yung medalya ng Karangalan, ng Quezon. So, marami po ang inyong lingkod. Marami po na-acquire ng mga recognitions and awards through dito nga po sa pag-organic farming. Yung pagpasa sa puso ng ating ginagawa. At yung pag-share, yun po yung tinitingnan nila. Kung paano po kayo mag-share sa inyong community at saka din po sa inyong mga karating na lalawigan or bayan. So, ang nakakataba ng puso. Di po ba? Nakaka-inspiring po ang story niyo, Engineer Edith. Yung ano po, yung fulfillment, mahalaga. Na kayo po ay nakakatulong sa inyong kapwa. Opo. Ayan. Lalo po, mga pag nakikita niyo na yung inyong tinuruan ay nagiging replicable or nare-replicate yung mga practice na ginagawa mo. Opo. So, malaking achievement on our part po dito sa farm. Ma'am, tanong ko lang po, yung kung kayo ay parang may module, meron pa kayong special na nagtuturo o kayo na mismo ang nagtuturo? Noong una po, ako po ang nagtuturo lang. Pero ngayon, meron na po ako mga staff
At saka, isa po rin ikinatutuwa ko, yung anak ko from the corporate world. Nitong 2018, kasi in-encourage ko siya na sabi ko na, ako'y nag-iisang anak. Ito'y nag-iisang anak. Wala akong pagpapasahan itong mga ginagawa ko. Why not come to the farm and join me? Help me with the paperwork. So, okay, mommy. Bibigyan kita po ng 1 year. Pero ang ano po, nakakatuwa ako, hanggang ngayon kasama ko na po siya. At siya po ay naging ano na po, naging faculty na sa yung kay Ma'am Gabor, yung sa ISST, Farm Tourism 101. So isa na po, first person po doon. Tapos siya na rin po ang namamahala ng aming test the school. At siya na rin po yung nakikipag-usap po sa mga iba't ibang agency. So kami po ay buo na ngayon dito sa farm. Yung aking OFW na seaman, andito na rin po sa farm kasama namin. Demoted po siya from captain to driver. Tama, driver. Hindi demoted yun. Promoted yun, di ba? Promoted kanya lang po eh. From barko to ano, di ba? Oo, promoted yun. Sino po ba ang captain? So masaya. Ma'am, sino? Yun yung isang... Sino po ba ang taga Candelaria? Yung parents ko po. Ang parents niya ang taga Candelaria. Opo. Ang mister niyo po ay taga saan? From Mindanao. Oh, ah, Mindanao. Kalubihin, Misamis Oriental. Oh, ah, Misamis. Lumaki ng Bukidnon. Opo, Bukidnon, Mindanao, napunta sa Quezon. Ayan. Pero, engineer, sobrang saya po ng usapan na ito. Napakadami po namin natutunan at napaka-inspiring po na inyong kwento. Ayan, mga OFW na nagbabalik bansa. Dahil ay, yes po! Opportunity dito sa atin. Pero kailangan ko na po tapusin ang ating programa. Pansamantala, yes, maraming salamat po ulit, engineer. And Doc Sosi, maraming salamat ka. Sendo, maraming salamat din po. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.